Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Upang makabuo ng isang artificial island, kailangan gumamit ng paraan na tinatawag na dredging o paghukay sa pagtatayo nito sa ilalim ng karagatan. Isang espesyal na kagamitan ang ginagamit dito na tinatawag na dredger matapos maihanda ang paglalagyan ng isla, tsaka naman ito tatambakan ng kung ano-ano upang mas maging matibay at matatag. Komplikado at talaga namang napakagastos kung ito ay gagawin, pero tila sisiw lamang ito para sa bansang China. Bukod sa napakabilis lamang nila itong gawin, libre lang din ang mga lugar kung saan nila ito itinatayo, partikular na sa West Philippine Sea. Pero alam nyo ba, bukod sa teritoryo natin, nakatayo ang ilan sa mga artificial na isla ng China? Sariling lupa at buhangin din pala natin ang kanilang ginamit upang tambakan ang ilan sa mga islang ito. Kumuha sila ng pangtambak kung saan malapit lamang ito sa pagtatayo nila ng isla, partikular na sa probinsya ng Zambales. Ayon sa tribunal, nakasagaba lang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa EEZ nito, gaya ng pangisda at pagkuha ng langis. Gayun din, nakasagaba lang mga estrukturang itinayo ng China sa artificial island na ginawa nito sa mga bahura sa West Philippine Sea. Bukod sa nasira ang natural ecosystem sa parting iyon ng karagatan dahil sa pagtatayo ng mga artificial na isla sa mga bahura, naapektuhan din ang mga lugar kung saan kinuha ang mga lupa at buhangin na ginamit bilang panambak. Hindi rin umano nagawa ng China ayon sa tribunal na pigilan ang mga Chinong mangisda na makapasok sa EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa ng tribunal, nagkabanta sa yamang dagat sa West Philippine Sea ang reklamasyon ng China doon, pati na rin ang pangunguhan ng coral reefs at iba pang endangered species sa lugar. Galing ng Santa Cruz, Zambales ang lupang ginagamit ng China bilang panambak sa pag-reclaim ng ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang maring ipinahayag ng ilang grupo ng minero at concerned citizens mula sa nabanggit na lugar. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Rolly Luna, National Vice President ng Buklurang Manggagawang Pilipino na mula mismo sa Santa Cruz, probinsya ng Zambales, ang lupang ipinangtatambak ng China para makapagpatayo ng estruktura o mga artipisyal na isla sa pinag-aagawang teritoryo sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Aniya, may nakuha silang satellite images mula mismo sa Department of Environment and Natural Resources na nagpapatunay na sa Zambales nga kumukuha ng lupang panambak ang China, ayon pa kay Luna. Alam mismo ng alkalde ng Santa Cruz noon na si Consolacion Marti ang naturang operasyon. Resulta nito ang pagkatuyo ng mga ilog sa lugar at bumaba ang kanilang ani ng 25% dahil sa kakulangan ng supply ng tubig na manggagaling sana sa ilog. Sa video na ito makikita kung gaano kalaki ang naging pinsala sa bundok sa Santa Cruz sa Zambales dahil sa pagkuha dito ng lupa upang gawing pangtambak sa mga isla na ginagawa pa lamang noon sa West Philippine Sea. Makikita din ang mga tila kalsada o daanan ng mga malalaking sasakyan sa ibaba ng mga bundok na siyang humahakot sa lupa.
dalawang bundok at kalahati Zambales, pinagbili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit na Iskalboro, nakabuo sila ng 3,500 hectares doon sa tabi ng Iskalboro. Agad na ipinahinto ng nooy bagong luklok pa lamang na gobernador ng Zambales na si Amor Deloso ang umano'y paghakot ng China ng lupa sa Santa Cruz, Zambales at ginagawang panambak sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod sa nakakaalarma noon ang itinatayong mga military base ng China sa West Philippine Sea na sa kasalukuyan ay naitayo pa din naman, magdudulot din umano ng malaking pinsala ang ginagawang pagkuha ng lupa sa mga kabundukan at makakasira ito sa ating mga natural resources. Naging mainit noon ang usaping ito tungkol sa paggamit ng mga lupa na kinukuha sa kabundukan ng Zambales bilang pangtambak sa mga isla ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa noon kay Governor Deloso, halos makalbo na ang mga bundok ng Barangay Gisgis at Barangay Ginabon. Taong 2016, matatanda ang pinaimbestigahan ng Senado ang ulat ng galing mismo sa Pilipinas, partikular sa lalawigan ng Zambales, ang lupang ginamit ng China para sa kanilang reclamation activities, hanggang sa makagawa ng artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Sa resolusyon na inihain noon ni Senador Panfilo Lacson, nais nitong malaman kung ilang bundok na ang napatag sa Zambales para gawing panambak sa artipisyal na isla ng China na nasa teritoryo ng Pilipinas. Sa mga ulat na tinanggap ni Lacson, ilang bundok umano ang napatag sa bayan ng Santa Cruz sa nasabing lalawigan kasabay ng pagtatambak sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Iginiit ni Lacson na dapat magkaroon ng panuntunan upang hindi na muling maulit ang nabanggit na pangyayari. Gumulo ang imbestigasyon subalit wala ni isa sa mga minahan ang umami na ginagawa nga nila ang naturang pagtatambak. May isang minahan ang nagsabi na kinukuha nga ng China ang lupa na kanilang namimina subalit dinidiretso ito sa bansang China mismo. Hindi umano ito ginagamit para ipangtambak sa mga artipisyal na isla na ginawa ng China sa ilang bahagi ng teritoryong nasasakupan natin sa South China Sea. Samantala, ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro, posible umano ang gamitin sa reclamation at construction ng mga artificial island ang ginagawang paninira at pang-harvest ng coral reefs ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, sinabi nito na maaring may posibilidad na dito gagamitin ang mga kinukuhang corals at ginagawang altercation sa Bahura sa may Sabina Shoal kung saan makikita madalas na nakahimpil ang mga Chinese Maritime Militia Vessels. Gayunpaman, sinabi pa din ng Defense Secretary na kailangan pa rin itong i-validate dahil ang paninira ng maritime life ay isang paglabag sa international treaty. Kaugnay naman ito ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs ang Department of National Defense para sa kaukulang hakbang kaugnay sa nasabing issue. Alam naman natin kung bakit pinag-aagawan ng mga bansa ang South China Sea. Bukod sa isa itong daanan ng mga barkong naglalaman ng produkto papunta sa iba't ibang mga bansa, isa din itong bukas na pintuan at pasukan ng mga bansa mula sa Asia papuntang Amerika at Europa. Ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life. Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang WPS. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong taong 2020. Ayon sa mga tala, nasa 1,000 mga mangisda ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea nang ilan sa mga ito ay nagmumula pa sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit ang ilang mga Pilipinong mangisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industry na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na ang coral reefs sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektarya ang sukat? Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang coral reefs mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuuang reef area ng bansa.
Sinasabi na ang Pilipinas ay third largest reef area and the most diverse coral reefs. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng 1 hanggang 5 kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turistang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito na mga natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na mga alon at daluyong ng karagatan. Alam niyo ba na mayaman pala ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves? Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. Kaya naman ganoon na lamang kung pag-agawan nito ng mga bansa ngayon. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!